isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nanonood. Ngayong papalapit na ang ating paggunita ng Paschal Triduum o ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, inaanyayahan muli tayo na sariwain at pagnilayan ang kabanatang ito sa buhay ni Jesus. Akmang-akma na balikan natin itong mga pangyayaring ito sa buhay ni Jesus, lalo na sa kinakaharap nating krisis ngayon. Hindi para pabigatin ang ating sitwasyon, kundi para mas magkaroon tayo ng mas malalim at mas malawak na pagtanaw sa mga nangyayari sa ating sarili, sa ating kapwa at sa buong kapaligiran. Sa panahong ito, sa panahon ng krisis, sa panahon ng sakit, sa panahon ng takot, sa panahon ng kaliwat-kanang paghihirap at pagdurusa, sa panahon na marami ang mga nasa bingit ng kamatayan, marami tayong tanong sa buhay. And perhaps one of the questions that people are grappling nowadays is, why is it happening to us? Bakit ito nangyayari? And naalala ko yung isang video ng lalaking biktima ng virus na ito. Siguro nasa early 30s siya. And sabi niya, bakit ako ang tinamaan ng sakit na ito? Sa dinarami-rami ng mga tao sa mundo, bakit ako? Napakahirap ng kanyang sitwasyon dahil meron siyang isang sakit na nakamamatay at wala pang lunas. Pagkatapos ay i-isolate pa siya sa maraming tao. At kung force isolated, malamang walang lalapit sa kanya. Maaaring pandirihan siya, walang bibisita, mag-iisa siya. Kung kakausapin man siya is very limited and through online. At ang pinakamasakit na maaaring mangyari ay ang mamatay siya na nag-iisa. Sa mga ganitong sitwasyon, mas lalong dumarami ang ating mga tanong sa buhay. Ano kaya yung purpose nito sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating bansa, at maging sa ating kalikasan? Nasaan ba ang Diyos sa mga panahong tulad nito? Kung merong Diyos, bakit hinahayaan niya na mangyari ito? O ang Diyos ba talaga ang may gusto na mangyari ang mga ito? Binabalik muli sa atin yung pagtatanong kahit minsan walang kasagutan. Siguro may mga kasagutan na pero madalas hindi sumasapat sa nararamdamang sakit, paghihirap at sa mga sitwasyon tulad nito. And yet all of these questions are valid. Very natural, very human. And most of the time, very difficult to understand. These questions bring more questions about us, about our God, about our faith, about our being humans. Yung iba, sinasabi nila na kaya nangyayari ang mga ito ay dahil God is punishing us because of our sins. Or others say that is the consequence of our abusive attitude towards our mother nature, etc., etc. And these questions and these answers are very common, very natural, most especially when we have not yet fully understand our faith in God and the reality of suffering and evil. At kapansin-pansin nga ang mga tanong natin sa buhay na ito ay dulot ng ating pagkabulabog, no? Pagkabagabag. Kaya marami tayong tanong kasi tayo ay nabulabog, tayo ay nababagabag. Marami ang gumugulo sa ating buhay. Marami ang hindi mapakali. Marami ang nagpapanik. Marami ang natatakot mula sa mga frontliners natin, mga nurses, mga doctors, mga no work, no pay workers, mga teachers, students, politicians, and even the church. Lahat ay nabulabog. Yung iba siguro magulo na nga ang kanilang buhay dahil sa mga personal na problema, pero pagdating nitong virus na ito, ay mas lalo sigurong gumulo ang kanilang buhay. Marami ang nagpanik, marami ang nagtatanong, marami ang nag-iisip, marami ang namoroblema sa kanilang mga trabaho, sa kanilang career,
sa kanilang mga pamilya. Marami ang nagtatanong muli. At sa aking palagay, itong pagkabulabog na nangyayari sa atin ay isang paraan din upang ibalik tayo dun sa basic and fundamental question. What is the meaning of life? Ano nga ba ang kahulugan ng buhay? Marahil nakalimutan na natin itong tanungin sa ating mga sarili dahil sa bilis ng takbo ng mundo. Sa dami ng ating iniisip, sa dami ng ating ginagawa, kaya siguro ang mga nangyari sa ating paligid ay maaaring isang paanyaya para tingnan muli at suriin ang ating mga sarili. Siguro ito rin yung paanyaya sa ginagawa nating community quarantine at ang social distancing. Bukod sa makaiwas sa paglaganap ng virus, binibigyan tayo ng space sa mga pang-araw-araw nating ginagawa. Itong space na ito ay hindi dahil ayaw natin makasalamuha ang ating kapwa o dahil ayaw natin sa mundo. Itong space na binibigay sa atin ngayon ay isang paanyaya o maaaring isang hamon o isang malaking oportunidad na makapagnilay. Magtanong tungkol sa ating mga sarili, what is really the meaning of our life? Ito yung tamang araw na magandang magkaroon ng social distancing para balikan yung buhay natin in the past few days, in the past few years. This distance is to make us closer to get in touch with ourselves, with the reality of our brothers and sisters, and with the world. At dahil sarado ang mga simbahan ngayon, ito rin yung panahong gagawin nating simbahan ang ating mga tahanan. Hindi lang tayo iikot doon sa mga lugar ng bahay natin na hindi pa natin napupuntahan. Pero ito yung time na papasukin natin muli yung buhay natin. To go to our inner room, to close the door and to pray our God in secret. At hahanapin natin at pupuntahan yung mga bahagi ng buhay natin na hindi pa natin napagninilayan, nakikita ng mabuti at hindi malinaw. At sa pagkakataong ito, hayaan niyo po akong balikan ang gospel passage tungkol sa the rich young man from the gospel of Matthew chapter 19 verse 16 or from the gospel of Mark verse 10, chapter 10 verse 17 to 27. Bakit kaya ito? Kasi isa ito sa mga gospel episode na kung saan yung the rich young man o yung binatang lalaki ay nabulabog. Hindi mapakali. May hinahanap. Tila ba bago siya pumunta kay Jesus, meron na siyang ginawang self-quarantine. Nag-social distancing muna siya, binalikan niya muli ang kanyang buhay, at pagkatapos nun ay marami siyang na-realize. Tumakbo siya, papunta kay Jesus at kanyang tinanong, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Guro, anong mabuti ang dapat kong gawin para makamit ang buhay na walang hanggan? Sa tanong na ito, dito makikita na may hinahanap pa rin yung binatang lalaking ito. Halos ginawa niya ang lahat ng mga nakasulat sa batas. Sinunod niya at naging faithful siya sa bawat tinuturo ng batas. Wala siyang nilabag. Wala siyang ginawang masama. Pero yung paglapit niya kay Jesus ay naging turning point ng kanyang buhay. Sa paglapit niya kay Jesus, nagkaroon siya ng great transition from being fulfilled to the feeling of being unfulfilled, being restless, being nothing. He is seeking something deeper to his life. His question is not so much of another set of rules or set of laws which he will follow, but it is about the full meaning of his life. He is asking about the meaning of his life. At kung mapapansin natin, yung rich young man, rich young man ang binanggit at hindi old man or old woman. Siguro dahil natural itong katangian ng mga young men and women o yung mga youth natin.
sila yung madalas na hindi mapakali. Sila yung madalas na maraming hinahanap. Sila yung madalas maraming tanong sa buhay. Sila yung madalas nagtatanong para sa kanilang mga sarili o madalas nakatuon yung kanilang mga tanong sa kanilang mga sarili. Sa isang survey na ginawa ng Rappler last 2016, isa sa mga descriptions ng generations ng youth ngayon o yung tinatawag na millennials ay they are described as look at me generation or the me generation. They are described as overly self-confident and self-absorbed. Sila yung very preoccupied about themselves. Sila yung very conscious about themselves, of how they look in the eyes of others, of how they perform in front of others. Mas nakikita natin ito sa pagiging digitally active nila sa iba't ibang social media platforms. Kung mapapansin ninyo, sila yung very active kung mag-post. Sila yung maya't maya nagpo-post ng kani-kanilang my day, my stories. They are very eager and excited to share their own stories to other people. And they are very conscious kapag may biglang groovy or kapag magsi-selfie. Kailangan nakaka-attract. Kailangan nakakaagaw ng pansin. Sila yung mahilig mag-share ng kanilang mga gandang pictures, mga nakakatawang videos, at madalas gumagawa ng TikTok. And after nila mag-post, sila rin yung mahilig tumingin kung marami bang nag-likes or nag-views ng kanilang mga post. Sabi sa isang post sa FB, bukod daw sa update ng tumataas ng bilang ng mga confirmed cases ng mga infected ng coronavirus, meron ding updated na pagtaas ng bilang ng mga nagti-TikTok ngayon o yung mga TikTokers. And somehow, this reality creates an unconscious or consciously identity and reality among the youth, namely being narcissistic. At sa Time Magazine last May 21, 2013, sinabi ng National Institutes of Health that the incidence of narcissistic personality disorder is nearly 3 times as high for people in their 20s as for the generation that's now 65 or older. But on the other hand, I believe that these activities of the youth cause them not only being narcissistic, but it allows them to open about themselves. It caused them to discover more about themselves, about their talents, about their potentials. It caused them to look more about themselves, about the purpose of their lives. Kung babalikan natin yung the rich young man, parang kabilang din siya dun sa look at me generation. Yung paglapit niya kay Jesus, tila ba sinasabi niya na tingnan mo ako, Jesus. Tingnan mo yung ginagawa kong pagsunod sa mga batas. O di ba, wala akong kamintis-mintis sa pagsunod ko sa mga ito. Tingnan mo, wala akong ginagawang masama. Look at me, Jesus. Look at me. Walang duda na mabuti at tama yung ginawa niyang pagsunod sa mga batas. Walang duda na sumunod siya at naging tapat siya. Pero sa kabila nito, deep inside of him, may kulang pa sa kanya. Nagkaroon siya ng instant gratification sa pagsunod sa mga batas, kaya later on, na-realize niya na hindi pa siya totoong satisfied, na may kulang pa, at ano pa ba ang dapat niyang gawin para makamit ang buhay na walang hanggan. Nabagabag at nabulabog siya, kaya tumakbo siya at nagtanong kay Jesus. Sabi ni Pope John Paul II, "This question is ultimately an appeal to the absolute good which attracts us and beckons us. It is the echo of a call from God, who is the origin and goal of man's life." At sinabi ni Jesus sa kanya, "Go, sell what you have and give it to the poor." Jesus asked him to give away all of his possessions.
Jesus said this to the young man because he wants the young man to learn the way of love, to learn it in a very hard way. And true love always requires sacrifice, and most of the time, it is very demanding. Itong challenge ni Jesus sa kanya ay isang matinding hamon sa kanyang pagiging self-absorbed, sa pagiging self-centered, or sa pagiging so-called narcissistic niya. In a way, there is an outbreak, epidemic, or even pandemic of narcissism of being self-absorbed sa kanyang sarili. Ngayon, iniimbitahan niya na dumaan sa isang matinding transition, itong the rich young man, from looking at me to looking at others, from me to others. Binulabog siya ni Jesus. Hindi lang yung obvious yung gagawin niya. Hindi lang yung mga nakasulat ang gagawin niya. Hindi lang yung mga letters of the law ang mahalaga. Yes, Jesus appreciates and acknowledges his being faithful to the law. But Jesus told him to go and to give all away his possessions. Hindi ito nakasulat, pero isa ito sa mga sukatan ng tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Jesus disturbed him because he believes that he can do more than strictly following the laws and commandments. Binulabog siya ni Jesus hindi para guluhin o sirain siya, kundi para mas maituwid ang kanyang pansin sa kahalagahan ng pagmamahal sa kapwa sa tunay na pagmamahal sa Diyos. Itunutuwid siya upang mas makita niya na meron siyang kapwa at higit sa lahat upang hangarin at higit sa lahat upang hangarin niya ang Diyos na siyang ultimate goal of every man's life. Lastly, part din ng survey ng Rappler last 2016 is about sa attitudes ng mga millennials ngayon. At nakakatuwang isipin na ang number one attitude ng mga millennials ngayon is being confident. And I believe this is timely. This characteristic of a millennial should possess all of us. Be confident. In biblical sense, God is the source of confidence and not oneself. Brothers and sisters, sa panahon na binubulabog tayo, sa panahon na nababagabag tayo, sa panahon na ginugulo ang buhay natin, inaanyayahan tayo na maging confident sa ating pananampalataya, maging confident sa harap ng Diyos. Marami tayong katanungan sa buhay, and we can ask Him questions. We can ask questions not because we want immediate answers, but because we want God to say something more about us. Tulad din the rich young man, let us run to Jesus and confidently ask Him questions to help us to realize what are the things that we can do more to our neighbors right now. To see what is hidden, what is still hidden in us. Let us ask Him how to become best version of ourselves in loving our brothers and sisters who are greatly affected by this crisis. Let us allow God to disturb us. Let us allow God to ask us questions. Ngayong Holy Week, ngayong ang tamang panahon para tumakbo at magtanong sa Diyos, Teacher, what must I do to inherit eternal life? And mind you, my dear brothers and sisters, nakakabulabog magsalita ang Diyos. Nakakabagabag. Kaya nga sa huli, umuwing malungkot yung binatang lalaki. Let us be confident in God while He is bothering us. Let us continue to hope in God that whatever answers He will give to us, we will have the guts to follow Him. Mahirap, nakakabulabog, nakakabagabag ng damdamin ang kanyang mga utos. Pero ito ang mas mabuti sa lahat.
Dahil sa huli, hindi ang kagustuhan natin ang dapat masunod, kundi ang kanyang dakilang kagustuhan.